Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang simple at napakadaling pagtatanim, pagpapatubo at pag-aalaga ng bagyo beans. Halipo kayo, samaan niyo ako. Magtatanim tayo ng bagyo beans mula po sa seeds nito at magluluto tayo ng masarap at masustansyang bunga ng bagyo beans. Ang bagyo beans ay may excellent source of vitamin A, vitamin C, vitamin K, folic acid at fiber. Napakataas ng kanyang taglay na mineral. Good source of calcium, silicon, iron, manganese, potassium at fiber. Maintain eye health. Maganda po siya sa ating mga mata, nagpapalinaw ng ating paningin. Good for the bone. Nagpapatibay po siya ng ating mga buto. Increase the rate of fertility and pregnancy. Prevent colon cancer dahil sa napakataas na taglay na antioxidant content at prove our body with plenty of collagen. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng bagyo beans. So ngayon po ay magtatanim tayo ng bagyo beans ano sa timba. Ito po, lagyan natin lang ng level at ang ating combination pa rin ng ating lupa ay 60% buwagag na lupa, another 20% ay vermicast at yung 20% pa ay carbonized rice hull. Kuha tayo ng apat na piraso na ating itatanim dito sa timba. Ayan. Apat na piraso ng seeds ng bagyo beans. Ay, lagay natin ng iwa-iwalay. Ayan, ay tusukin lang po ng bahagya. Tapos takpan lang po. After 1 week, so yan po, tubo na po lahat ng ating bagyo beans. Ano? Tubo po lahat sa 2, 3, 4 ano? Na nakatanim po sa timba yung ating mga bagyo beans. Tanim natin bagyo beans, ano? Ang bilis po nila. After 10 days po, halos magsisimula na silang bumaging, ano? Kumulatay kung tawag sa amin. Ano? So ititiling the soil po natin ating tanim na bagyo beans. Ano? Sa ganoon ay malaya pong makagala yung kanilang mga ugat dahil limited space lang po ang pinagtatanaman natin. Okay, itong ating mga tanim na bagyo beans ay nagsimula nang bumaging. Ano? So, lalagyan natin ang tulos. So, ito po yung ating isa sa mga tanim na bagyo beans ano? Na nakatanim po sa timba. Ano? Nagsisimula na pong flowering and fruiting. Ang edad po nito ay nasa 35 days pa lang. Ang bagyo beans po kasi pwede ka na nga makaani ng sariling bunga ng yung mga tanim na bagyo beans kapag sumapit po ng hanggang 50 days. So tuloy-tuloy po ang pagbunga niya. No, ito po ang ating tanim nito. 35 days ay flowering and fruiting na siya. So yan po yung kanyang maliliit na bunga. Ito ang ating tanim na bagyo beans. Tapos sa bandang ilalim po, napakarami na niyang flower pa at
bunga, no? Ayan. Pinagapang ko lang po sa tulos, no? So, ayan po. Kanyang mga flower. Bawat paikot po niya, meron siyang flower at may maliliit na siyang bunga. 35 days old po na ating tanim na bagyo beans. So, sa ating pagluluto ng masarap at masustansyang bagyo beans, siyempre po, bagyo beans ang ating bida. Tapos, panggigisa po natin, ito po ay bawang, sibuyas, kamatis, siyempre yung ating mantika. At para mas lalong maging healthy, ano, ang sahog po natin ay tokwa, no? Para mas maging masustansya po ang ating niluluto na bagyo beans. Yan, linis natin mabuti para matanggal yung konting dumi o alikabok. Yan ay gagayatin na natin. Ayan, isalang na natin ating kawali. Painitin muna ng bahagyang ating kawali bago natin ilagay ang mantika. Susunod na natin yung ating beans. Ayan, tatakpan natin hanggang maluto o lumambot yung beans. Pinitin ng bahagya. Napit na, oh, para medyo upcook na siya, no? Yan, ay sunod na natin yung ating sahog, yung tokwa, no? Pan natin uli. Pan natin, yun. Pwede na to. Ito na yan, no? Lagyan na natin sa platito. So ngayon ay itis na natin yung ating diluto. Ayan. Ang sarap. So sana po ay nakapag-share ako, nakapag-ambag ako ng panibagong kaalaman kaugnay po ng pagtatanim, pag-aalaga, pagpapatubo, pagpapabulaklak, pagpapabunga ng bagyo beans mula po sa seeds at pagluluto ng masarap at masustansyang bunga ng bagyo beans. Kung may natutunan po kayo, no, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kabagala itong ating video tutorial na ito, nang sa ganoon ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Ngayon po, i-shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating YouTube channel na ang Pagsasakang Reporter. Shoutout kay Eduardo Hipolito and family, Tatay Leo Baduria and family, Amor and Dennis Fajarda and family watching from General Trias, Cavite. Romeo and Esusa Fernandez and family watching from Quezon City. Alex Giao and family watching from Silang, Cavite. Nanay Feli Nabara watching from Paco, Manila. Rodel Alfonso and family. SJA Bats 86 o St. Joseph Academy Bats 86. Congrats sa matagumpay ninyong reunion, ano? Happy wedding kay Jobert and Diana Rosa Kunanan. At shoutout kay Tita Rosemary Lara watching from Las Piñas City. Sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman, kaugnay po ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umi-ere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Sa nga po pala, no, yung mga nagpapa-shoutout at nagpapadala sa akin ng mga tanong dito sa ating YouTube channel na ang Magsasakang Reporter, sinasagot ko rin po yan, ano, sa aking TV show, sa aking Q&A portion. Dito ko po kinukuha dito sa ating YouTube channel ang mga tanong na aking sinasagot. Kaya manood din po kayo ng aking TV show every Sunday. Masaganang Buhay po yan
alas 7 ng umaga. Sa i-broadcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Meron din po akong kolum sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa, Pilipino Star ngayon. Umaga po kayo ng kopya tuwing araw ng Martes. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel na ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click the bell button nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bagong video tutorial, video upload, upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.